Okay, tayo po ay magsisimula sa paggawa ng atin pong dishwashing liquid. Mahalaga po para makasave tayo sa oras ay atin munang ihanda ang atin pong mga gagamitin sa paggawa. So, andito na po ang atin pong kaserola para po sa pag-iinit ng tubig. Gayon din, andito na yung atin pong mga sangkap sa paggawa ng ating dishwashing liquid. Ano-ano po ba ito? So, umpisahan natin dito. Andito po yung atin pong water softener. Mamaya po natin yan ilalagay. Andito rin po ang degreaser. At meron din po itong surfactant 1, surfactant 2. At pagkatapos po niyan, meron din tayo ditong foam booster at antibac. Tapos lalagyan din po yan natin ng thickener. At ang pinakahuli nating ilalagay ay ang scent o pabango at ganun din po ang pangkulay. Siyempre, sa pagbubuo po ng ating dishwashing liquid, atin po itong hahaluin sa isang timba. So, mamaya po natin yan ipapakita. So, tayo po ay magsisimula na sa atin pong paggawa ng ating dishwashing liquid. Una po, tayo po ay magpapakulo ng tubig. Isang litrong tubig ito at ito hindi karaniwang tubig lamang. Ang atin pong ginagamit dito ay katulad nung absolute no, ng tubig. At atin po itong paiinitin. Okay? Isinalin ko na po ang tubig kanina. So yan po ay isang litro ng tubig. Hintayin lang po natin na uminit at tamang kumulo. At pagkatapos po ay atin nang isusunod itong ating mga sangkap. Okay? Napakadali lamang po ng paggawa ng ating dishwashing liquid. Pero isa po ito sa pinaka in-demand na produkto na maaari po nating umpisahan sa atin pong mga sariling bahay. Sa isang maliit lamang na puhunan ay marami na po tayong magagawa. Okay? Dito po sa atin pong sangkap, ano po, ang atin pong mga magagawa rito po ay 12 tagi-isang litro ng dishwashing liquid. Okay? Tailan po natin siya na uminit. At kapag ka po uminit na tamang kumulo, atin na pong umpisahan na ihalo ang kanya mga sangkap. So nakikita po natin no na medyo mainit na ang ating tubig. Okay, yan po. Ang dishwashing liquid po, kaya nasasabi natin na magandang produkto kasi walang tahanan na hindi nangangailangan na maghugas. Maghugas ng plato, maghugas ng kaserola, at maghugas ng mga baso na kung saan ang atin pong ginagamit ay atin pong dishwashing liquid. No? Ang isang maganda po rito, dahil bukod sa po pwede natin simulan sa atin pong mga bahay, ay makakagamit din po tayo ng mga basyo ng plastic, ng mga soft drinks na kung saan po, ito muna ang ating gagamitin na paglalagyan ng atin pong dishwashing liquid. At syempre, hindi lang po yan basta na pag nahugasan ay okay na, kundi yan po ay papalob din natin sa isang may susing paglilinis at pag-disinfect bago po natin ilagay ang atin pong nabuo na dishwashing liquid. Okay. So, nakita natin na mainit na ang ating tubig. Maaari na po tayong magsimula. Okay. Okay, sa atin pong pagsisimula, yung atin pong pinainit na tubig o pinakulo ay atin po ngayong isasalin sa atin pong timba. Okay. Pagkasalin po nito ay atin pong ilalagay ang water softener. Okay.
Yan. Yung una, yan. So, ito po. Okay, ito po yung ating water softener. So, atin pong ilalagay ng dahan-dahan sa atin pong mainit na tubig. Okay. Yan. Dahan-dahan lang. Okay. Teka. So, atin pong hahaluin ng maigi hanggang matunaw ang atin pong water softener. Kapag ka po ito'y natunaw na, atin pong isusunod ang atin pong degreaser. So, ito po ang atin pong isusunod. Okay, lalagay na po natin ang atin pong degreaser. Lahat yan. At ganun din po, katulad din ang nauna, atin pong ding itong hahaluin mabuti hanggang sa ito ay matunaw. Okay. 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 So atin po ngayong lalagyan ng 9 na litro ng tubig ang atin pong timpla ng atin pong dishwashing liquid. Okay. So nakikita natin may konting bula-bula na. Oh. So dalawa. Hanggang mabuo po natin ang 9 na litrong tubig. Okay. Okay, so matapos po niyan, atin pong ilalagay ang atin pong surfactant 1. Nahahaluin din po natin hanggang ito ay matunaw. Ayan. Kita natin may konting bula na ang ating sabon. Okay. Atin pong haluin hanggang po matunaw po ang ating surfactant 1. Okay. So, kasunod naman nito ay atin pong ilalagay ang surfactant 2. So, asan ba ang ating surfactant 2? Ito po ang itsura ng atin pong surfactant 2 para po siyang gel. So, atin pong ilalagay yan ngayon at atin pong hahaluin ding mabuti. Ang isang mahalaga po sa atin pong paggagawa ng atin pong dishwashing liquid ay kinakailangan po na lahat po ng atin pong sangkap rito ay atin pong maihalong mabuti at matunaw ng mabuti para po makinis ang atin pong dishwashing liquid. Okay. So, atin pong inihalo na ang atin pong surfactant 1 at saka surfactant 2. At gayon din po, katulad ng mga nauna nating ginawa, atin po itong... So, atin pong hahaluin na maigi hanggang po mawala ang mga butil at talaga pong matunaw ang atin pong surfactant 2. Okay.
So, halo-halo lang ng halo hanggang ito po ay tuluyang matunaw. Okay. So, matapos po nito, pag matunaw na, i-check natin kung matunaw na, kung tunaw na. Wala nang halo. So, atin pong isusunod na ang atin pong foam booster. So, ito po ang atin pong foam booster. Ito po ang atin pong foam booster. Ito po, okay? Ito ang atin pong booster. Ilalagay na po natin. Mamaya mapapansin niyo po, pag yan po ay ating inihalo, ay mas lalong tataas na ang pagbula. Okay? Ng atin pong dishwashing liquid. Bakit mas maganda pag mabula ang atin pong dishwashing liquid? Kasi po, pagka po yan ay mabula, ibig sabihin po talagang mas maganda ang kanyang cleaning effect sa atin pong mga paggagamitan nito, katulad ng plato, ng baso, no? Ng ating mga kaserola. At kapag ka po ito ay atin ang naihalo ng mabuti, lalagyan na po natin ng anti-bac. Okay, ito po ang ating anti-bac. Ihahalo na po natin sa atin pong timpla ng dishwashing liquid. Okay. So, halo lang po ng halo hanggang tuluyan itong sumama sa atin pong mixture. Okay. At pag naihalo na po natin, lalagyan na po natin ito ng thickener. Okay, ito po ang mas magpapalapot po sa ating dishwashing liquid. Medyo mabigat na po ang paghahalo nito dahil po kumakapal na ang consistency ng atin pong dishwashing liquid, na kung ito po ay inyong ikukumpara sa inyong mga nabibili na mga dishwashing liquid sa supermarket o kaya po sa palengke, ay makikita nyo po na malapot po yung atin pong mga nabibili na dishwashing liquid. At ganun din po ito pong dishwashing liquid na atin pong ginagawa dito po sa loob ng ating tahanan. Okay. Okay. So, sa atin pong paghahalo, lalagyan po natin na ito ngayon ng kanyang pangkulay. Ito po yan, yung tinatawag natin na colorant. Okay? Dito po ang kinuha natin po ay green apple colorant. So, ito ang karaniwang kulay ng atin po mga dishwashing liquid na nabibili. Pag napansin nyo po, no, ang kulay karaniwan ay kung hindi green ay dilaw. So, ito po pinili po natin ay kulay green. Okay. So, nakita nyo, nag-iba na ang kulay ng ating
mixture nung nilagay natin ang colorant. Ito po ay naging kulay green na. Okay. So, atin din pong isusunod ang kanyang pabango or yung green apple scent. Okay, ito po yan. Green apple scent. Sa atin pong panghalo, no, kung siguraduhin nyo po na ang atin pong ginagamit na panghalo ay mas mahaba o lampas sa atin pong gamit na timba o paghahaluan para po hindi po ito lulubog sa inyo pong ginagawa ng mixture. Okay. So nakita ninyo malapot na ang atin pong sabon. Ito po, no, sa ganitong time na po, lalagyan po ulit natin ito. Pwede pa po natin itong dagdagan ng 2 litro ng tubig. Okay. Dadagdagan po natin ng 2 litro ng tubig. So, ngayon po, dadagdagan natin ng 1 o 2 litro ng tubig ang atin pong dishwashing liquid. Okay. So, 1. Okay. Halo-halo. Halo po. Pagka po atin pong dadagdagan. Okay. At pagkatapos po, ay 1 pang litro ng tubig. Okay. So, hahaluin po natin ulit ang atin pong ginawang dishwashing liquid. Kung makikita nyo po, makapal na yung consistency ng atin pong mixture. Okay. Okay. Okay, ito po, no, atin pong itatabi ngayon, itong pong ating mixture na ginawa ng atin pong dishwashing liquid at hihintayin po natin na maging malinaw po ang mixture at mawala ang bula. Kapag ka po nawala na ang bula at naging malinaw na po ang mixture, ito po ay isasali na natin sa mga bote. No? And after that, pwede na natin siyang lagyan ng sarili nating label and voila, pwede na natin siyang ibenta at pagkakitaan. Okay? So, kanina po habang hinihintay natin na mawala ang bula ng atin pong ginawa na dishwashing liquid, ay inihanda naman po natin, ito po ay mga basyong bote ng iced tea na kung saan po matapos po itong mahugasan ng sabon ay atin po munang in-steam para po sigurado malinis ang atin pong paglalagyan ng atin pong nagawang dishwashing liquid. So, matapos po natin na magawa ito, no, na kung saan pinalabas natin yung kanyang bula, andito na po yung atin pong dishwashing liquid, atin pong isinalin dito po sa isang galon. No? At ngayon po ay atin pong sisimulan na isalin sa mga bote. Okay? So, taka lang po. Atin na pong isasalin ang atin pong nabuo ng mga dishwashing liquid. Okay. Yan na po. Atin na pong isasalin. Sinasali na po natin ang atin pong mga dishwashing liquid na nagawa. Yan. Okay, punuan din natin yung isa pa para makita rin ninyo, no? So, ito pong formula na ginawa natin or itong dishwashing liquid na ginawa natin, no? Kaya po nito na maka-generate ng 12, no? 12, tigi-isang litro ng dishwashing liquid pagka po ito inyong isasalin sa mga bote. So, mas marami siya kung maliliit na bote po ang inyong pagsasalinan. Okay. Okay, sorry, tumapon. Yan po. Okay.
Para po mas madali, mas magandang gumamit po kayo ng funnel para po mas madaling ilipat ang atin pong mga dishwashing liquid. So, ito na po sila. Makikita po ninyo, ito na ang ating dishwashing liquid. At kung kayo po ay magbibenta, lalagyan nyo na lamang po ng label itong mga bote na ito. Maaring kayo muna ang gumawa ng sarili ninyong label or maaari rin po na kayo po ay magpagawa sa mga professional na talaga nagagawa ng label nito mga dishwashing liquid kung talaga pong pambenta. So, yan lamang po and thank you so much. Bye-bye!